Hello, welcome mga loading by. Oh, may problema tayo sa ating printer ngayon, papalitan natin ng print head. Ngayon, ito yung problema niya, nakikita nyo yung black. So, mayroon na siyang broken line or may spot na, may linya na. So, try natin mag-print ng picture with black. Kung titingnan mo, minor lang naman siya, parang minor lang siya pag titingnan mo. Pero pagdating sa printout, so makikita nyo yung pagdating sa printout pag nagprint tayo ng color. So, kaya kasi yung printhead talagang magpapalit tayo dyan kasi hindi po lifetime ang printhead. May time talaga na, darating talaga ang time na magpapalit tayo ng printhead. So, papakita ko sa wala nang magpalit. Yun. So, kung nakikita natin yung black dito, meron siyang mga white line yung color kumpara rin sa original. So, yun. Ganun lang yung problema niya dun sa unang piniprint natin. Napaka parang minor lang siya. Pero pagdating sa printing, malaki ang ano. So, ito yung ipapalit natin bago siya na printed. Color black. So, ngayon, papakita ko sa inyo paano siya papalitan. Kailangan natin papuntahan yung printhead sa gitna. So, i-press lang itong stop button ng at least 8 seconds. Press and hold for 8 seconds. Ayan, tumakbo na yung ano sa kabilang gilid. So, doon siya papunta sa kabilang bilid. So, kailangan natin sa gitna. Puulitin mo lang din ng pag-press yun ng 8 seconds uli para pumupunta siya sa gitna. So, 8 seconds uli. Ayan, tumakbo na siya. Ayan, nasa gitna na. So, ngayon pwede na natin siyang tanggalin yung printhead na yun sa printhead mechanism niya. Pero bago natin matanggal-tanggal, i-open muna natin yung mga ink cap dito. I-open muna natin at saka natin i-open itong pinaka-cover ng mechanism niya. Ayun, nakikita natin yung dalawang, ito yung sa black. So ito lang yung papalitan natin. Hindi natin anuhin yung sa color kasi okay naman siya. So, ilang tatanggalin. Dali lang naman siya tanggalin. So ito yung papalitan natin yung bago. Nakapagbago, naka-sealed dyan siya. So, ito yung seal niya. Kailangan tatanggalin natin yung seal bago natin siya ikakabit dahil mag-i-error yan pag may nakalagay. Hindi natatanggal. So, tanggalin mo siya para ma-expose yung pinaka-port niya. Kaya ito, tatanggalin din natin yung pinaka-surface cover ng printhead. So, i-position lang natin. Madali lang naman siya pag paglagay. Tapos, itatakip na natin itong dito at saka kalimutang i-lock dito sa taas at ibalik natin yung mga ink cover. So, ganun. Balik natin yung scanner. Ganun lang kasimple magpalit ng printhead ng Canon G2000 at magprint tayo. I-press lang natin hanggang isang blank yung stop button. Magpiprinta siya ng sample sheet. So, huwag kalimutang maglagay ng papel doon sa ano. Sa tray niya. So, antayin mo lang yung unang print dahil medyo matagal yan dahil nagpa-process pa siya ng ini-standard pa yung circulation ng ink dyan. Yan, mayroon na tayong print out ng bagong printhead. So, kaya makikita nyo. So, mas dark na siya at wala na yung spot or mga broken lines niya doon sa ano. So, maganda na yung print nung itim. So, ngayon magprint na tayo ng colored. So ito yung kanina, so ipiprint natin yung colored. Ayan yung original natin. So magprint tayo ng colored. Tingnan natin kung okay na ba yung colored na pag nagpiprint na tayo.
At huwag pala kalimutan mag-subscribe kung makakatulong ito sa inyo yung video na to. Sana mag-subscribe kayo para naman updated kayo sa sunod nating video. I-hit lang ang notification bell. Yan, kung makikita natin dito, yun, solid na yung black natin. Kumpara kanina, yung hindi pa natin pinapalitan, nakita natin yung white lines sa black. So ngayon, solid na siya. So, ganun lang ang gagawin natin kasi